Hello guys, ngayong video makikita nyo na nagme-mate na ulit sina Maha at yung partner niya. Kasi may binigay akong pagkain sa kanila na nagpapagana sa pampa-mate. Sa makikita nyo, yung lalagyan ng pagkain nila ay naubos nila dahil yung binigay kong pagkain ay nagustuhan nila kaya sila nag-mate ulit. Gusto nyo malaman? Tutukan nyo lang itong video hanggang dulo para malaman nyo kung ano yung binigay ko sa kanila. Kung bakit sila nag-mate ulit. Okay? So, simulan na natin to. Tara na, let's go! Pero bago tayo tumungo sa pinaka-topic natin, sagutin muna natin yung mga katanungan ng ating mga kaibigan sa pag-iibon. So, yung unang tanong ni Jeff A. Sir, tanong ko lang po, sana masagot po. Mura na po ba yung green t-shirt per 1,100 pesos at parehas silang 10 months old? Oo, murang-mura na yan para sa banded pair. Dahil ang kadalasang presyo ng mga green t-shirt ay umaabot na ay sa kada peraso ng ano ng green t-shirt ang presyo niya umaabot ng 600 to 800 pesos. Kaya kung nabili mo yan sa halagang 1,100 pesos na 10 months old tapos banded, swerte ka dahil mura na yan. Pangalawang tanong kay Emerson o Laso, pwede pa ba pakainin ng gulay ang ibon kahit may inakay na sila? Sa tingin ko, wag. Dahil kapag ayan ay napasa sa inakay, baka hindi matunawan yung inakay. Pero kung gusto mong gusto mong may nakakain din ng gulay or dahon yung mga inakay mo, pwede mo naman lagyan ng dahon yung kanilang patuka, yung mga breeder mo. Gumawa ka lang ng malunggay powder dahil ang malunggay powder ay maraming benefits to sa mga ibon natin, sa mga breeders, sa mga basal, sa mga inakay natin. Kaya kung may malapit sa inyo na may malunggay, kumuha na kayo tapos gawin yung powder. Ipino nyo sa loob ng blender, syempre. Sa blender lang makapagpapino ng mga powder. So, gawa na kayo para sa ibon nyo rin yan. Pangatlong tanong kay Monmon Estrella. Hanggang ilang clutch po pwede ang mga alaga natin? Hanggang sa kaya nilang gumawa. So, yung nakita nyong simulang video natin, ayun ay second clutch. Kung naging successful ang meeting nila. Saka halos isang buwan pa lang ang nakakalipas, nag-meet na ulit sila Maha. Biruin mo yun, yung una nilang meet ay June 21. Successful yun. Tapos nag-meet ulit sila ngayong July 31, kaninang hapon. O diba, 1 month nag-meet na. Tapos pag naging successful to, second clutch na nila to. So, siguro sa isang taon nakaka 1 to 3 clutches sila. Hindi ko sure kasi ngayon hindi pa tayo sure kung successful ang mating nila. So kung successful ang mating nila, second clutch. Number 4 na tanong kay Norman Valencia. Natural lang po mag-away sila kapag force pairing? Yes. Madalas sa mga force pairing ay ang nag-aaway. Sa kadahilang ayaw nila ang isa't isa, hindi sila banded, or sadyang hindi talaga sila bagay. Kaya kung kayo ay magbabalak na mag-force pairing, kailangan nyo tanggapin yung mga consequences niyan. Dahil kapag force pairing mo sila tapos nag-a-assume ka na sila na talaga, magpaparami sila, pero nag-aaway pa lang sila, hindi sila nagsusubuan, hindi nakikita ng sign na ang hen ay dumidipa, tapos yung cock hindi nakikitaan ng sign na gustong pumatong, ayun yung ibig sabihin ko dun na hindi sila para sa
hindi sila para sa isa't isa, hindi sila banded, hindi talaga sila bagay. Ayun ang ibig kong sabihin doon. Kaya, bago kayo mag-force pairing, ilagay nyo muna sila sa flight cage, maglagay kayo ng maraming ibon, tapos kung mag-pair sila sa loob ng flight cage, saka mo sila i-force pairing. Para alam mo kung sino yung mga nag-banded sa flight cage, at para malaman mo din kung sino-sino yung mga interesado na maging parents someday. So, tulad ng mga nasa flight cage ko, tinitingnan ko pa kung sino yung mga magpe-pair, tapos kung sino yung mga madalas na magkasama, yung hindi na naiilang magkasama, hinihiwalay ko na para makita ko kung mag-mate ba sila, makapagparaya ba sila. Kung hindi man effective, ibabalik ko ulit sila sa flight cage. Ganun lang, diskarte lang ang gagawin nyo dyan para malaman nyo yung totoong ugali ng mga ibon nyo na inaalagaan nyo dyan sa inyo. Okay? Gets ba? Kung hindi, medyo balikan nyo na lang yung question nito. So, next tayo sa question number 5 kay Roy Mesa. Pwede ba gawing pang foster ang buknoy? Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang foster, ang ibig sabihin ng foster ay pagyayaya ng mga itlog. Oo, yung kung sa tao ay may katulong or yaya, sa ibon meron din. Pero bago kayo mag-foster ng itlog, kailangan nyo muna itong malaman. Una, dapat ang ibon mo or yung ibon na gagamitin mong pang-foster ay halos 1 year old above. Pwedeng hen lang, pwedeng isang ibon lang na magpa-foster ayon ay hen, or pwedeng parehas, hen at cup, or kahit anong lovebirds na proven pair, or kahit ano man yung ibon, kahit ano yan, buknoy, alps 1, or alps 2 na fisher, alps 2 na personata, basta 1 year old above, pwedeng yun na yan gamitin pang foster. Dahil sila lang ang may kakayahan na mag-foster kapag masyadong maraming itlog yung mga breeder mo. Kunwari, yung breeder mo sa kabilang cage ay may 6 na itlog. Tapos, naisip mo na hindi nila kayang buhayin to. Alam mong may ibang itlog dito na hindi mag-fertile. Tapos, meron kang ibang ibon na nakapagpapisana, nakapagpalaki na ng itlog. Pwede mong ilipat yung ibang itlog doon para sila na mag-aalaga, sila na magpapalaki. Ganon ang technique para mabuhay yung mga ibang itlog na sobrang dami. Okay? Pangalawa naman na dapat yung malaman, dapat kilala mo yung lovebirds na gagawin mong foster. Paanong kilala? Yung hindi bumabasag ng itlog at yung hindi nagbabaon ng itlog sa kusot. Sa una nating itatry, doon lang natin malalaman, doon lang natin makikilala yung ibon kung pwede ba sila maging foster or hindi. Kaya kailangan mong kilalanin yung ibon mo. So magbigay ka lang ng itlog na mga, kung meron kang mga bugok na itlog dyan, pwede mong ibigay sa mga balak mong gawing foster. Tapos isang linggo doon, kapag nakita mong nandoon pa rin yung itlog, tapos kapag nasisilip mo na nililimliman nila, ibig sabihin nun ready na sila, pwede na sila maging foster. Pero kung isang linggo wala pang ginagawa, hindi mo nakitang nililimliman, tapos nakita mo na lang wala na pala doon, nakabaon na pala, ang ibig sabihin nun hindi sila ready, hindi sila pwedeng maging foster. Okay? Ganun ang pagkikilala sa mga ibon, sa mga lovebirds na pwede natin gawing foster. So, ganun pa rin, diskarte lang. Diskartehan nyo lang. Number 3 na dapat yung malaman, kapag may lovebirds ka ng tunay na foster, ang recommended kong itlog na ibibigay mo sa kanila ay 2 hanggang 3 itlog lang.
para kayanin ng foster mo yung dami ng papakainin nilang inakay. Kung mag-isa lang yan, kung hen lang yan, mas okay ng dalawa lang. Dahil walang ano eh, walang magpapatunaw ng pagkain. Bali yung kakainin ng hen mo ay medyo hindi siya pino. So ipapasa yun sa mga inakay na medyo buo-buo pa. Kaya dalawang itlog, pwede na. Tapos kung dalawa naman yan, cup tapos hen, okay na yung dalawa hanggang tatlong itlog para mabuhay nila. Para salitan din kung sino yung magpapakain sa mga inakay. Okay? So, ganun lang ang technique. So, ayun lang yung tatlong pwede kong ma-share sa inyo kung paano magsimula sa pag-foster ng mga lovebirds. Okay? So, next question tayo. Number 6 na tanong kay Sonny Bimbo. Ano pwede isama sa pagkain ng ibon kapag may inakay na? Ang binibigay ko lang naman ay white millet, groats, sunflower seeds, at chick booster. Ay yung apat na yon ay magkakaibang lalagyan para makapili yung breeder mo kung ano ipapakain nila sa inakay nila, kung ano yung kailangan ng inakay, kung kailangan ba nila ng fats, ay yung sunflower seeds. Kung kailangan ba nila ng maraming benefits, ayun ang chick booster. Tapos kung kailangan lang naman ng laman ng chan, ayun ay white millet at yung groats. So ayun lang. Ayun yung mga binibigay ko na pwede nyo rin ibigay sa mga breeders nyo para sa mga inakay nila. Okay? Then number 7 na tanong kay Pauline D. Paano yung pagpapakain ng successor? Ilalagay lang ba sa bowl or kailangan pang durugin? Pwedeng parehas tulad ng video na to. Kaya nag-mate ulit sila Maha dahil unang-una kong binigay sa kanila sa umaga 6 a.m. 6 a.m. ako naglagi kasi ako nagbibigay ng pagkain sa kanila. Ang una kong binigay successor pellets. 1 tablespoon na purong successor pellets lang. Then ayan na. After ng mga ilang oras, mula 6 a.m. hanggang dumating yung oras na to, hapon, hindi ko masyado maalala kung anong oras, nag-mate na ulit sila. Lagpas isang buwan bago ulit sila nag-mate. Kasi nung June 21, una nilang mate na successful. Tapos ngayon, hintayin natin ng 7 to 10 days kung mabubuntis ba si Maha. Kung successful ba ang mating or hindi. Kung successful, 7 to 10 days, mag-iitlog na yan. Tapos kung hindi naman successful, maghintay pa tayo, magbibigay pa rin ako ng successor pellets sa umaga para maging success yung kanilang mating. So ayun ang aking technique ngayon para sa pag-mate. Malinis na tubig lang, tapos puro successor pellets sa umaga, 6 a.m. hanggang 10 a.m. Ayun ang schedule ko sa kanila. Tapos pahinga muna mula 10 a.m. hanggang 12 p.m. So may dalawang oras sila bago ko sila bigyan ng seeds. Kapag 12 p.m. na, saka na ako magbibigay ng mga seeds or ng mga groats. Tapos pwede nyo naman itong subukan. Baka sakaling mag-meet na yung mga ibon nyo. Sa sobrang tagal, sa paghihintay nyo, sa sobrang tagal ng paghihintay nyo, baka ito na ang sagot para makapag-mate na sila at para makapagpadami na sila. Number 8 na tanong kay Bonbon Iral. Pwede po ba na pag ipapahinga ang ibon, okay na yung takpan ang butas ng nest box o kailangan alisin ang nest box? Kung wala kayong extra cage or flight cage, mas okay nang takpan na lang yung nest box. Huwag nyong tatanggalin. Baka kasi hindi nyo mamamalayan na inaaral ng ibon nyo kung paano makatakas o makalusot sa butas ng ginawa nyo para sa nest box. Kaya mas safe at reliable ang pagtakip ng butas ng nest box kung wala kayong flight cage or extra cage. Ayun lang ngayong video. Sana nagustuhan nyo ang bagong technique ko kung paano magpabilis ng mating ng ating mga alagang lovebirds.
Kung ikaw ay bago pa lang sa aming channel, pindutin mo lang subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. Then, shoutouts muna tayo. Salamat sa mga sumusuporta and we'll see you on the next video.